Kahapon po ng hapon, Sunday, ko po ay nakipag-Zoom meeting sa ilang mga OFWs natin na biktima ni Nina Mabatid. Si Nina Mabatid po ay PCVC Consultant Opportunities Abroad, yung Pinoy Care Visa Center. Ang ginagawa po ni Nina Mabatid ay naghikayat po siya ng mga OFWs na dadalhin niya sa Canada sa pamagitan ng student visa. At pagdating doon, bibigyan niya ng trabaho. So hinikayat niya na sort of mag-invest sa kanyang kumpanya. Actually, ang pagkasabi niya, pumunta sa kanya para pumayag na ipoprocess niya ng kanyang opisina yung kanilang visa papuntang abroad, particularly sa Canada. Eh kung ikaw ang OFW, pinuntahan ka sa Hong Kong, pinangakuhan ka na siyang bahala sa visa mo papuntang Canada bilang estudyante, student visa, ma-approve ang kakaagad. At pagdating mo doon, sa kanya ayusin yung papeles mo para ikaw ay makapagtrabaho na doon. Ang nangyari, marami na nakapagbigay ng pera by the hundreds of thousands, meron pang milyones. Pagdating ng oras, wala naman pala. Kanina, sa hearing namin, sa Senate budget hearing ng DOJ and all attached agencies, napag-usapan namin itong si Nina Mabatid. At sabi nitong mga taga DOJ, particularly ng NBI, may kaso raw po ito sa NBI. Unfortunately, yung mga complainant nung tatawagan na, hindi nagsusulputan kaya na-close ang case. Attorney Daisy Mandap, magandang hapon. Magandang hapon ho. Gusto ko pong linawin, no? Hindi ako talaga legal counsel. Legal counsel in the informal sense kasi po nagbibigay ako sa kanilang payo, but I am not allowed to practice in Hong Kong. Dahil okay, ako po ay Philippine lawyer. Pero ako ho ang unang nilapitan nung mga nagreklamo rito sa Hong Kong. Una, walo sila. Ang sinigil sa kanila, 132,000 pesos. Ito po ay nangyari noong February 19, 2023. At ang pangako kasi nito si Nina Mabatid ay bibigyan sila ng student visa in 3 months time. Papuntang Canada po. 3 months time, 1 million ang papautang sa kanila. Kasi ho, alam naman natin na hindi pwede maging estudyante ang kahit sino sa abroad kung walang pera. At least 1 million ang kailangan. At alam na mga OFWs natin yan. Kaya lang sila napapayag dahil ang pangako ni Nina Mabatid ay papautangin sila ng 1 million no interest. Medyo nakakaduda po. Yung 1 million parang show of money po yun. Papakita. Yun, show money po. Ayaw niyang pasabi na show money. Pinapatay pa niya yung mga video nila. Pero this was all captured on video. Kompleto po kami ng video. Okay, so ulitin natin. So, opo, pinapangakuhan po ng student visa papuntang Canada, at pagdating ng Canada, mabibigyan trabaho. Pero bago ka magkaroon ng student visa, kailangan meron kang show money na 1 million. At ako na perang pang matrikula po. Kasi mahal ang matrikula sa Canada. Okay. So yun ang ni-require po ng Canada. 1 million pesos na dapat meron bago mabigyan ng isang tao ng student visa. So ngayon, sinasabi ni Nina Mabatid, siya na magpapautang muna with no interest doon sa 1 million pesos na para sa tuition fee sana. Pero kung tutusin, parang show money yon. Opo, pero di ho ba ay paglabag din sa batas yan? Pagsisinungaling sa Canadian Embassy sa Pilipinas, sakali man, ipapahamak niya yung ano. Pero ang totoo po, wala naman siya talagang pinautang. Kasi nung nag-seminar siya sa Hong Kong, umabot siguro 1,000 yung mga nandun. So nung nangako siya ng February 19, walang nakaalis ni isa. Nagreklamo sila, hinihingi ng refund, at naninindigan siya, non-refundable daw. Pinapirma daw sila ng agreement. Actually, pinapirma sila nitong memorandum of agreement na non-refundable pagtapos silang siningil ng 132,000 pesos. At hindi sila binigyan ng kopya, hindi in-explain sa kanila kung ano yung laman nung MOA na yon. Basta pinapirma lang sila. Eh syempre, ma'am, meron ba kayo mga complainant from Cebu o puro Hong Kong po itong mga complainant ninyo? Ito po yung nag-umpisa lang kami sa Cebu, sa Hong Kong. Kasi po, nandito kami sa Hong Kong. Pero later on, nung nalaman nila... Mga ilan po ang so far na nagreklamo po sa inyo mga taga-Hong Kong na OFWs natin dyan? As of now po, 14 po. 14. Pero okay, ang nakuha sa kanila, 2 million pesos na. Okay. Kabuuan. Pero ang tingin ho namin, marami pang nagbayad kasi nakita namin yung video naman ang babayad. Marami. Kaya lang natatakot sila dahil pinagmamalaki po ni Nina Mabatid, close siya kay President Rodrigo Duterte,
nag-disclose siya sa inyo. In fact, may mga litrato siya sa kanyang Facebook page na tinataas niyo yung kamay niya kasi kumandidato siya as congresswoman, di ba, for the 1st District of Cebu, natalo lang. And Okay, bago niyang klaruhin ko yan. Yes, nung panahon po ng eleksyon, nung pumunta po ako sa Cebu, ako po ay nasama sa kanyang mga rally at sorties. Nag-volunteer po siya na isama ako dahil isang konsel siya. And then, ang nangyari, natalo siya, ako ay nanalo. At syempre, natural lang, itataas kong kamay niya kasi parang tandem kami. Siya ay tumatakbong Congress, ako naman tumatakbong ng Senate. So it doesn't mean na ikukonsintihin ko na lahat ng katanda. The mere fact na tinaas ko yung kanyang kamay, doon siya nagkamali. Meron akong gustong papigilan kasi ang balita, sa Tagum daw ngayon, magkakaroon siya ng convention. Captain Archel Calamba, magandang hapon po, Captain. Sir, good afternoon, sir. Okay. Now, magkakaroon daw po ng parang convention dyan sa Tagum at mag-recruit itong sila Ninyo Mabatid at mga ngako ng student visa papuntang Canada. Saan po yung venue na yan? Yes, sir. Dito sa ano, sir, sa Miranda, sir. Dito sa Diligo Village, sir. Tagum City. And dito, Pwede niyo pong lapitan yung pinaka-main organizer at kakausapin ko? Hindi pa dumating, sir. Okay. Pwede ma, sir, magbigay kayo ng announcement. Sabihin nyo na si Ninyo Mabatid ay inireklamo at ngayon ay nasa wanted sa radyo dahil sa mga reklamo panluloko. Pakisabi lang po, sir, kung sino bang nandyan. Yes, sir. Dapat yung mga attendees, maski huwag yung organizer, kasi organizer, baka hindi niya ikakalat yan eh. Baka meron po isang attendees dyan, Captain. Walang ano, sir. Hindi dumating. Sige. Pwede ba, Captain, ikalat mo na lang? Kasi lahat dyan ay mag-a-attend. Ano po, dyan sa seminar. Seminar ba? Convention yan, seminar. Pakisabi lang po, Captain, na itong si Ninyo Mabatid, marami na nagreklamo laban sa kanya, Hong Kong, Cebu at iba't ibang lugar pa dahil hindi niya na-deliver yung kanyang promesa, therefore lumilitaw na siya po ay nang-scam. Yes, sir. Kanina ko pa po pinapigilan niya kay Mayor eh. Kay Mayor Ray Uy. Pero si Mayor medyo iwas din makipag-usap. Captain, sir. Pwede ba kayo pumunta sa entablado at gumawa kayo ng megaphone at i-announce nyo lang na manood sila ngayon sa TV? Sa Wante sa Radio? Punta ko kayo sa entablado. Yes, sir. At yung sasabihin ko po sa inyo, ididikta ko sa inyo, yun lang po yung sasabihin nyo sa kanila, sa mga manonood. Yes, sir. Okay, nasa mikropo lang po kayo, Captain. Yes, sir. Okay, pakisabi lang, Captain, ako po si Rafi Tulfo sa Wanted sa Radio. Live po tayo ngayon. Opo, sinasabi po ni, ano po, ni Senator Rafi Tulfo na itong event na to ay mayroon ng reklamo yung organizer nyo. Mayroon na siya mga kaso sa Hong Kong, iba. Madami siyang kaso po. Meron ng mga kasong na i-file sa NBI laban kay Ninyo Mabatid at sa kanyang kumpanya. Marami na pong kaso po na naka-extend sa NBI kay Ninyo Mabatid na kanya. At sa Hong Kong, marami na pong mga naloko ng mga OFW. Pakisabi po sa kanila, Captain, na kanina kausap ko lang po yung NBI, patuloy na imbestigahan na itong si Ninyo Mabatid at yung kanyang kumpanya. Ngayon, nakawasas na po ni Senator Rapitul po yung panto in mayroong reklamo, bantapan tayong organizer ito para magkain ng kaso. Captain, baka pwede pong itapat po sa mikropono yung cellphone para boses ko mismo marinig nila? Sir. Pwede po, yan po, nakatapat na? Yes, sir. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Tagum. Si Rafi Tulfo po ito. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong si Ninyo Mabatid at yung kanyang PCVC Consultant Opportunities Abroad, yung Pinoy Care Visa Center, marami na pong reklamo ang nakarating sa amin. Maging sa NBI, maging sa Hong Kong, meron na po mga nagreklamo laban po sa kanya. Na nangangako po siya na bibigyan ng student visa kayo papuntang abroad sa Canada at pautangin ng 1 million pesos interest-free para yun ay gagamitin ninyo doon sa inyong supposedly tuition fee. Pero once nakapagbigay na po kayo ng pera, goodbye na po yung pera ninyo at hindi na po matutuloy yung pangako. Ganun po palagi ang nangyayari. Kaya gusto ko ipaalam sa inyo, nasa inyo po yan. Kung gusto nyo pag-stay dyan sa venue, it's up to you. At least nasabi po namin sa inyo na may problema po. Ito pong Pinoy Care Visa Center. Malaking problema po nito. Kanina po sa Senado, kausap ko lang po yung mga taga DOJ at NBI at talagang sinabi nila may problema po si Ninyo Mabatid at saka yung Pinoy Cares Visa Center. Now it's up to you
kung kayo po'y mag-stay dyan para ituloy yung pakikinig sa seminar or sasabihin ko, mag-ingat na lang po kayo kung mag-stay kayo. Kung umalis kayo dyan, it's up to you. Okay? So, Captain, naintindihan ba nila yun? Yes, sir. Nakikinig sila. Ayun, nagsitayo. Okay. Maraming salamat. Yan lang po. Daghan salamat sa inyong tanan din ha sa Tagum. Ako'y concern lamang sa inyo. Yes, sir. Salamat. Okay, daghan salamat po. Daghan salamat, mga taga-Tagum. Mabuhay kayo, mga taga-Tagum. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Ang dami, oh. Nagpapasalamat po yung mga iba. Yes. Again, ulit ko, stay at your own risk. Kung gusto nyo mag-stay dyan, wala tayong magagawa. Pero mag-ingat na lang. Kung gusto nyo umalis, then yan po ay choice ninyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, yun talagang nangyayari ngayon. Salamat po. Captain, sobra-sobrang thank you, Captain. Ha? Mabuhay ka, Captain Kalamba. Yes, sir. Miss Joanna Concepcion. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, yung itinimbre niyo po sa akin, yung sa Cebu, na, sa Tagum na venue, ayan po, in-announce ko na po, sinabi ko sa kanila, choice nila kung mag-stay sila or umalis sila. At least nagbigay po ako ng warning at nakikita ko po ngayon sa video live, nagsisialisa na po yung marami sa kanila. Ano pong reaksyon niyo, Ma'am Joanna? Opo, maraming salamat po dahil nakita po natin yung sobrang daming tao. Napigilan po yung pagpapatuloy ng oryentasyon at marami pong magiging biktima kung natuloy po yung oryentasyon. Kaya natutuwa po kami. Maraming salamat, Sir Rafi. Ma'am Joanna, yung mga lumapit po sa migrante, ilan na po para magreklamo dahil sila po inaloko, mga OFWs natin? Nag-file po kami, Sir Rafi, on July 12 sa NBI, Anti-Human Trafficking at Illegal Recruitment Division at sa Department of Migrant Workers, 12 po na biktima ng PCVC Opportunities Abroad ang nakapag-file na. Pero pagkatapos po noon, dahil napabalita po, marami na pong lumapit. Kaya aabot po ng almost 50, no? 50 na victims na meron pong affidavit at ready pong mag-file. Okay. Meron ho ba kayong mga complainant from Cebu? Kasi kausap ko kanina yung NBI sa Senate budget hearing ng DOJ at ang sabi po sa akin, yes, meron daw mga complainant. In fact, marami po, parang 2 folders po yung mga nagreklamo na. However, pagdating na po sa time na para ipatawag ng NBI yung mga complainant upang ma-interview, hindi naman daw po nagsidatingan. Hindi po, yung meron po kaming mga biktima na tinutulungan na nakabase sa Cebu, ayon po sa kanila, wala pa po silang natatanggap na any tawag o information. So baka iba po yung contact nila. So baka pwede naman po sila makipag-coordinate sa aming opisina, matulungan, makapag-assist po kami para ilapit yung mga biktima sa kanila. Okay, sabi nga po kanina ng NBI, ni Director De Lemos, i-open daw nila yung case. Kasi yung last time, close sila dahil hindi na dumating complainant. Pero yung pala sabi mo, may mga complainant na hindi nakatanggap ng subpoena. Opo, opo. Para sumipot. Pero so far, ilan po yung inyo pong mga complainant? Ilan po yung umabot na ng mga complainant nagreklamo laban dito kininyo Mabatid at kanyang Pinoy Care Visa Center? 12 po yung final po namin, Sir Rafi, dito po sa NBI sa Manila at sa Department of Migrant Workers. So ang umpisa pong nakapag-file na ay 12 pero wala pa po sa kasalukuyan silang natatanggap kung ano na po yung development noong sinampan nilang kaso. Kaya nag-aalala po sila dahil alam nila na dating city councilor si Ninia Mabatid, kaya po ay natatakot sila at yung ilan sa kasamahan nila sa Hong Kong ay nakatanggap ng sulat, no, na sila ay kakasuhan ng cyber libel. Kaya natatakot sila sa kung anumang retaliation na gagawin ng kumpanya, no. Magkano po yung mga pera usually ang nakukuha po doon sa mga umattend ng seminar and then later on hindi naman pala natutuloy yung pinapangako sa seminar? Opo, nagre-range po siya, Sir Rafi, ng yung spot promo po na binabanggit kanina ni Attorney Daisy. Ganun din po yung ino-offer dito sa orientation seminar sa Pilipinas. Nagre-range po siya from 90,000 pesos to 150,000 pesos. Batay po ito doon sa nakalap naming salaysay ng mga biktima. So iba-iba yung
amount ng promo, pero nagre-range po siya within that amount, no? Pero maliban doon, sinisingil pa din po sila ng iba't ibang mga fees, miscellaneous fees, tuition fee, consultancy fee, kahit wala pa po silang natatanggap na letter of acceptance sa eskwelahan na daw na dapat nilang papasukan sa Canada. Pero patong-patong yung singil sa kanila bago makausad yung proseso. Mm-hmm, mm-hmm. Ano pong sinasabi po ng Pinoy Cares Visa Center kapag humingi sila ng refund dahil hindi naman pala nag-deliver itong Pinoy Cares Visa Center dun sa kanilang pangako? Opo, sa mga biktima po na natatakot na hindi pala legitimate, no, yung kumpanya at marami na silang naririnig sa na complaint, no, sa social media sa kumpanya, ay sinusubukan po nilang kontakin yung mga agents ng kumpanya at ang humihingi ng refund at ang pare-parehas pong sinasabi sa kanila, pumirma kayo ng memorandum of agreement kung saan nakasaad na non-refundable ang binayad niyong professional fee, no, yung fee na binayad niyo, kaya hindi po namin pwedeng ibalik yung pera. So yun po yung argumento nila kung pwede daw na kung gusto nila ilipat na lang nila, pwede silang magrekomenda ng ibang tao, pwedeng ilipat yung promo, no. So syempre nakokonsensya yung ating mga kababayan na ayaw nilang irekomenda na sila naman ay nabiktima. So ang ginagamit po yung memorandum of agreement sa pinirmahan na hindi po naman nila hindi po maayos na pinaliwanag ng kumpanya nung sila ay binigyan nitong kopya na pinapirma nito, no. Attorney Daisy? Opo. Gusto ko lang din pong linawin, ano, yung dun sa Hong Kong ho, kaya nagkaroon sila ng duda. Marami po yung nag-comply. Ang ginawa nila, pagkatapos silang siningil ng tag 132,000 pesos na equivalent, binigyan sila ng pagkahaba-habang listahan ng mga requirements na talaga ang hirap kunin at lahat galing sa Pilipinas. Katulad ng mga certificate of no marriage, marriage certificate, talagang pinahirapan sila. Pero marami po ang nag-comply sa Hong Kong. Tapos sinisigil na naman silang additional 100,000 para daw down payment sa eskwela na hindi pa naman nila alam kung talagang saan sa eskwela sila pupunta. So, maraming nag-back out. Pero dapat kumpleto na silang requirement. Yung isa sa amin na umabot hanggang dun sa stage na talagang nandun siya sa parang board nila, sinabi sa kanya bigla, ay hindi ka nakamit sa deadline, hindi ka makakaalis. So, talaga hong panluloko. Wala ho talaga silang balak na tulungan sila makakuha ng student visa. Basta singil lang sila ng singil. Ngayon, dahil nalaman nila na nagreklamo, nagreklamo po kami sa Hong Kong Police, nagreklamo kami sa Hong Kong Police. Okay. May pending kayo sa Hong Kong Police. Opo. Ano po yung naging aksyon ng Hong Kong Police? They investigated individually yung lahat ng aming mga complainants. Nung una, nangako si Ninya Mabati na isusoli yung kanilang pera at nagkasundo kami kasi ako po personally nandun, nung nangako siya na nandun yung mga police na magkikita sila sa konsulado, hindi po siya sumipot. After 1 week na hinarang siya ng mga complainants kasi ayaw niyang magsoli ng bayad, nangako siya para hindi siya maaresto. Pero may pending police case. Sabi po ng police, pag hindi siya na-comply dun sa kanyang promise na magsasoli siya ng pera, iba bumalik sa kanila. So bumalik naman po ngayon yung ating mga, ngayon po 14 na yung aming mga complainants at isa-isa silang kinuhanan ng statement prior of course to the filing of charges in court. Although of course, kasi wala sila sa Hong Kong, most likely, magkakaroon ng hearing pero walang mahihirapan po tayong kumuha ng judgment. Okay. Pero meron po silang parang representative sa Hong Kong, isang OFW blogger na si Brian Kalagi na siya nagpo-promote nun sa mga activities ni Mabati dito sa Hong Kong. Yun po kasama sa reklamo. At kasama rin po sa reklamo sa DMW. Yung sa DMW po, kami po yung nag-push talaga sa DMW na imbestigahan nila si late Secretary Toots Ople, nagpadala ng investigating team noong August 13 sa Hong Kong. Kinuha po lahat yung mga dokumento kasi po may resibo. Niresibuhan nilang lahat yung mga at ang resibo nasa pangalan ng Opportunities Abroad.
kumpletong-kumpleto po kami ng mga dokumento na pati yung video ng nagbebenta ng student visa si Ninya Mabatid na kung ano-anong pinangako niya. Kesyo may promo sila, kaya samantalahin nila kagad, 50 lang daw yung sila sa promo kung magbabayad sila in one week, na ginawa po ng marami. Kaya nasa DMW na rin po. At sabi okay. po ni OIC Hans Kakdak ay pinasa na nila sa NBI. Wala po kaming natatanggap na kahit na anong pasabi from NBI na kailangan nilang kausapin yung mga okay. kutidiyan. Kanina po, ma'am, kausap ko po yung mga taga-NBI and I will make a follow-up again tomorrow kasi po nabanggit sa akin na na-close na raw yung kaso sa NBI Davao, I mean Cebu, dahil hindi rin nag-attend yung mga kumplenan. However, i-open daw, sabi kanina ni Director De Lemos, sabi ko dapat i-open nyo at baka may darating pa mga complaint. So they will open those cases na na-close, pa, i-reopen po para imbestigan ulit itong mga reklamo to. I-follow up ko po, kaklase ko si Attorney De Lemos. Anyway, malaking bagay ho yan kung maipaparating namin, kasi ako po mismo kinasuhan ni Ninya Mabatid. 3 cyber libel complaints na pinadala sa bahay namin sa Quezon City na wala namang talaga nakatira. Pero I was advised na sasagutin ko, kahit na panloloko po ang sinabi niya, hindi siya nagre-recruit sa Hong Kong. Siya day pumunta rito para mag-celebrate lang ng Father's Day. Panay po kasi nung alingan yung mga sinabi niya. Sworn statement po ito, ha. Okay. Mukhang may dumating na naman na organizer dyan. Captain, meron daw si Emil, isa sa mga attendees. Captain? Okay, Captain Kalamba. Anong sitwasyon dyan ngayon, Captain, sir? Yung iba, sir, mag-uwi na, sir. Tapos meron din hindi pa umuwi, sir. Nandito pa rin, sir. Okay. Pwede natin makausap isa sa mga attendees para kumatay na information, paano siya nahikayat na umattend dyan at anong mga pangako, Captain? Kasama niya po yung Emil. Yung Emil? Nandiyan ba si Emil? Emil? Oh. Lumalis na yata, sir. Umalis na, okay, sige. Anyway, salamat po sa pagpaparating ng impormasyon dyan po sa mga attendees. Yung impormasyon po na nakarating din sa akin, mga sumbong, at pinating ko sa inyo. Thank you so much, Captain. Mabuhay ka, Captain Kalamba, sir. God bless po, Captain. Thank you, sir. Ngayon naman, Odette, tawagan yung DILG kasi ang balita nakarating sa amin, yung DILG raw, ibang-ibang unit ng LGU, yun daw yung tumutulong kay Ms. Ninya Mabatid na baka hindi nila alam. Hindi pa nakakarating sa kanila yung mga reklamo. So ang tulad nito, dumaan siya sa isa sa mga city councilor para magkaroon ng venue dyan o mabigyan ng permit para magkaroon ng seminar dyan sa venue na yan. Kinatawagan po natin yung councilor, hindi po natin makontakt at ayaw pong sumagot. However, pwede natin makausap, Odette, yung DILG? Paringin po tayo. Okay, tatawagan natin DILG kasi anong nangyari, meron mga taga LGU, local government, hindi pa alam kung minsan sila daw nagpa-facilitate. Sila pa mismo nagba-vouch dito sa Pinoy Cares Visa Center. Ito po yung warning ko sa lahat ng mga taga LGU. Warning ko po ito sa lahat ng mayor, councilor o governor. Kapag pinasilitate nyo po despite the fact na ito po ay in-on-air na dito, kapag kayo po ang nag-facilitate na para magkaroon ng venue dyan, si Ninya Mabatid sa inyong lugar, para sa kanyang Pinoy Care Visa Center at naloko sila, kayo po ang unang-una kong bubuntungan ng sisi. At para malaman niyo po taga LGU, magkakaroon po kami ng Senate inquiry pagkatapos po ng recess. At kapag kayo po ay hindi sumunod sa tamang patakaran ng due diligence, pag-check kung talagang legit itong Pinoy Care Visa Center at may mga naloko dyan, kayo po mga governor, mayor, councilor, barangay chairman, mananagot po kayo sa taong bayan. At isasalang ko po kayo sa Senate hearing at kayo po ay magigisa. Yan lang po ang pauna kong warning sa lahat ng governor, mayor, councilor na nagpa-facilitate sa gustong maganap ni Ninya Mabatid na seminar. Yung ginaganap niyang seminar dyan sa inyong lugar. Okay? Magandang hapon po, Colonel Balmonte. Magandang hapon po, Senator Rafi Tulfo, at sa inyong tagapakinig at tagapanood at sa mga inyong tinutulungan. Opo. Diyan ho ba sa CIDG, meron na po kayo natanggap ng mga complaint against Ninya Mabatid at sa kanyang Pinoy Care Visa Center, Colonel, sir? As of now, sir, wala pa po. But base po sa very pervasive po, malawak po ang ginagawa nitong si Ninya Mabatid.
palagay ko po the soonest possible time makakatanggap na po kami ng reklamo laban sa kanya. Okay, sige po. Salamat po, Attorney Tomas Valmonte, Colonel at the same time, Chief Legal ng CIDG Kamkrami. Salamat po, Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Joanna Concepcion, ma'am, break muna tayo. Salamat po, Ma'am Joanna, sa time na binigyan niyo sa amin. Salamat and Attorney po. Daisy Mandap, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Thank you po. And of course, po. Sobrang thank you kay Captain Kalamba. Sir. Pero Captain, parang minakita ko, nagsisibalikan. Wala na po, sir. Kanina, marami sir. Wala na, sir. Ah, okay. Hayaan niyo lang po sila. At least, sinabi ko, hindi naman natin sila pinapalabas. Ang ginawa ko, nag-announce lang ako kung ano talaga nangyari na may mga reklamo and all. Kung gusto nila mag-stay dyan, then nasa kanila yon, ingat na lang. Okay? Yun lang po yung mensahe natin. Salamat po, Captain. Magandang hapon po, Captain. Yes, sir. Again, one more time, this is my message sa lahat ng mga taga-LGU na nagpa-facilitate sa ginagawang pa-seminar ni Ninya Mabatid dyan sa inyong lugar. With this warning, I'm telling you, this is a warning na to let you know na ito yung sitwasyon, ito yung mga nagreklamo na. Kausap ko yung may Migrante International, kausap ko si Attorney Daisy Mandap na representante ng complainant na after na nasabi namin sa inyo yung sitwasyon na may reklamo na laban dito kay Ninya Mabatid sa kanyang Pinoy Care Visa Center at you continue facilitating her seminars dyan sa inyong lugar at kapag pumutok na maraming naloko, mananagot kayo. Kayo ay ipatatawag ko sa Senado. Regardless kung governor kayo, mayor kayo, councilor kayo, I don't care. What I care about is itong mga complainant na pumunta po sa amin at nagreklamo. Yun po yung concern ko. Hindi lamang po sa amin, nakarating na po sa Migrante International. Nakarating na po kay Attorney Daisy Mandap na taga Hong Kong at nirepresent niya ilan sa mga complainant. Yun lamang po.